gagawin natin ngayon ay Lexus 2008, Lexus E350, na kung saan guys ay hindi gumagana ang kanyang door lock. So ipapakita ko sa inyo guys kung ano ang hindi gumagana, hindi nagla-lock and lock sa kanyang switch. Ay kakabit natin guys yung kanyang main switch. Okay guys, i-activate natin yung kanyang lock and unlock sa kanyang smart key. So ito guys, papakita ko sa inyo. Ayan guys, ayaw gumana yung kanyang door lock switch. So pero ito guys, itong kanyang mirror gumagana yun guys. Ayan, pakita ko sa inyo guys ang kanyang mirror. Guys, so hindi ko ganahin guys dahil naka open yung kanyang right door. Ayan, so titingin natin guys kung anong problema. Ayan guys, gumagana siya. Pero wala siyang ayan guys, sa kabila. Ayan guys, nasa right side mirror, gumagana. Tapos pero yung kanyang lock and unlock guys ayaw gumana. So guys, wala siyang sounds o wala siyang clicking sounds. So ito guys yung pinaka switch dito sa door, dinin ko para mag-activate yung kanang lock at saka unlock, pero wala. Yung relay na lang guys ang na-activate. Ayan guys, so kahit dito guys sa kanyang switch ay gumana. Ayan guys, so wala siya guys, hindi gumagana. Ito yung kanyang door lock actuator guys. So dalawang side guys yung ayaw gumana, sa left side door lock actuator at saka sa right side door lock actuator ayaw gumana guys. So ang gagawin natin guys, i-check natin ang fuse, titignan natin kung ano yung mga problema. So pinaka basic na gagawin natin, sa fuse muna tayo guys, baka may putol na fuse. At saka ano guys, yung kanyang fuse box ay pinalitan daw ng may-ari. So
kaya lang daw hindi gumana at ganun pa rin ang problema. So ngayon titingnan ko guys kung ano akong kayang gawin. Baka pwede nating ma-remedyohan guys, or another option, at ma-check natin kung talagang ano ang kanyang sira, kung bakit ayaw gumana yung kanyang door lock. Yung kanyang mirror ay gumagana naman guys, tumitiklop na lang sa tuwing pinipindot ko ang kanyang lock and unlock dito sa smart key. So ibig sabihin guys, mayroon siyang input sa body control. Kaya lang guys, ang problema is wala siyang output papunta sa door lock actuator. So pwedeng may wiring na problema guys, or sa fuse na putol. Dahil ang dalawang side guys, sa right at saka sa left, ayaw gumana. Okay naman yung starting niya guys, umaandar naman. Ayan guys, okay naman siya. Wala na ang problema sa starting. Kaya lang, complain na ng may-ari guys, yung kanyang door lock. So, ito guys, titingnan natin kung anong problema. Nakita ko dito guys, yung mga fuse. Ito. Ito na kayong mga fuse. Fuse box. Ito yung kanyang body control. So, ang mga ng door lock system, dito sa left side, ay dito dumaan guys. Ito yung kanyang mga connector. Ang mga connector na yan guys ay papunta sa body control dito guys. So dito guys, meron tayong nakitang mga fuse dito. Ayan. Ayan guys ang mga fuse. So ito yung titingnan natin guys, lahat ng fuse. Titingnan natin yung fuse sa nasa loob guys na fuse ay okay guys. So meron siyang fuse dito na sa door lock. Pansin nyo guys, door lock guys. Hindi masyadong clear yung kanyang camera guys, pero dito na side guys, ito yung fuse ng door lock. So dito guys, ang pangalan is door lock. Ito yung kanyang ampere, i-check natin. Check natin ulit guys. So meron siyang 12.2 volt sa isang side. So okay lahat guys, buo ang kanyang fuse. So ibig sabihin na buo ang kanyang fuse guys ay okay siya, dahil may mga pagkakataon na kapag ang fuse ay hindi pumutok, or maring pumutok yung fuse niya, kaya lang dumikit pa rin yung isang side. Kasi marami na akong nagawang mga ganitong trouble guys. So ang gagawin natin guys ay titingnan talaga natin, bunutin natin yung fuse. Yung fuse na yun guys. Sa door lock. Titingnan natin guys. Nakita nyo guys. Mayroon siyang 12.2 volt or 12.1 volt sa kabila. And guys,
So parehas lang guys. Pero kailangan kong bunutin guys para makita nyo kung ano yung nakita kong problema dito. Para masabi nyo na. So hindi ko mabunot guys. Guys, mabunutin natin at saka tignan natin. Makita nyo guys. Ayan kung kita nyo guys yung kanyang fuse. Hindi makita guys ano. Putol. Yan guys, putol sa gitna. Putol sa gitna guys, yung fuse. Titignan natin dito guys. So ito guys, tignan nyo guys. Ito yung dahilan guys kung bakit ay gumana. Hindi ko alam kung paano ko ipakita sa inyo pero masyadong ayun guys, nakita nyo sa loob. Ayan, ang ibig kong sabihin, na-deform siya sa loob. Ayan guys, putol yan guys. Ayan guys, ayan. So papalitan natin to guys para malaman nyo na sira talaga ang fuse. So dyan guys, ito kakabit natin uli guys para makita nyo. Ayan guys, pag nakakabit siya dyan guys, ayan ano ulit, nawala ang kanyang boltahe. Nakita nyo guys. So nawala, ayan guys. Kaya lang mong i-diin para mag-contact. Ayan guys, wala na naman siya. Pero sa kabilang side, ayan guys, mayroon. Dito sa kabila, ayan guys, nawala. Ayan guys, 0 volt siya. Kaya ito ang problema niya guys, na minsan gumagana, minsan hindi ang kanyang door lock. So itong fuse na to guys, pagka first time mong i-check or check mo ng fuse, akala mo okay siya. O katulad ng ganyan guys, gumagana ulit. Ayan, 12.1 volt, 12.2 volt. Tapos mamaya nawala na naman guys sa kabilang side. Ito okay sa uli. Pero pag tinanggal mo yun guys, makita mo dun sa loob ng kanyang fuse ay mayroong putol.
So yun ang dahilan kung bakit di gumagana ang kanyang door lock. So ito guys, yung kanyang papalitan natin ng fuse. So subukan ko munang kumuha dito ng isang fuse dito guys, at ikakabit ko dito sa isa. Ano, ito is 25 ampere ito guys. Ayan, wala siyang 25 ampere. So ito muna guys ang ite-testing ko dahil wala akong ganun na fuse maliit. So ito na lang guys. Ayan guys, so check natin ulit. Ayan guys, mayroon siyang 12.1 volt sa kabila. Ayan guys, so ngayon testing na natin guys. Testing natin dito sa kanyang door lock kung gagana na yung pinaka main switch niya guys. Ayan guys, gumana na. Gumana na guys. Ayan guys, sa kabila. Ayan guys, sa likod. Ayan, dito naman sa left rear. Ayan guys, umuwi na. So testing natin sa remote guys kung gagana. So sasara na rin pinto guys. Lock and unlock. Guys, ite-testing natin ngayon yung kanyang door lock system. Ang ginawa natin guys ay pinalitan natin ang fuse na temporary dahil yung kanyang original na fuse ay maliit. So ito yung kanyang fuse na may sira sa loob. Pag gusto makita mong okay ang fuse, pero pag tinignan mo sa loob guys ay makita mo yung kanyang terminal o yung kanyang na-deform yung kanyang contact sa loob. So kaya nagkakaroon siya ng intermittent na problem sa door lock system. So pag i-check mo naman siya guys, pag nakakabit siya dito sa mismong kanyang kinalalagyan, makita mo may voltage ang 12.1 at saka 12.2 volt. Pero pag binunot mo siya guys, ito yung makita mo sa loob na may kunting putol sa loob. So kaya pag chinek mo siya, gagana siya sa fuse. Pero pagka sa door lock na, ayun na guys. So sa right front malapit sa battery guys ay nakita ko okay ang fuse. Pero nung tiningnan kong supply papunta sa body control module, ayun guys, nawawala ang supply. So chinek ko yung wiring na nagko-control sa kanya, yung pinaka door lock niya, wala akong nakitang bolta yung pumapasok. Kaya ang ginawa ko guys, chinek ko isa-isa yung mga connector at saka binalikan kong fuse na yung, guys, yun ang nakita kong problema. Ayan guys, ayan. Tingnan natin kung gumana yung kayong aircon. So climate tayo guys. Ayan, low.
AC. Ayan. So, ayan guys. Sa mirror. Gumagana guys. Check natin yung mga ano. Windows. So, ignition on. Check natin kung magana. Ayan guys. Ayan. Kabila. Ayan guys. Gumana na. So, okay na mga guys, successful ating trabaho. Nakuha natin ang problema ng kanyang door lock. Dati ayaw gumana. Ngayon okay na guys. Fuse lang naman guys, ay mga fuse lang muna ang check natin. So pagka gusto mo talagang matutunan at saka tingnan yung trouble guys, talagang makuha mo ang problema guys. So okay ating ginawa guys at ayun, umukay na ating door lock. So gumana na siya. At saka yung ating ginawa guys ay hindi natin alam na talagang okay yung fuse. Dahil kung talagang tutusin ay pagka check mo sa voltage ay nagkakaroon siya ng voltahe na 12.1 at saka 12.2 volt. So pag first time mong i-check ang fuse na yun guys, siyempre sasabihin mo na okay siya dahil mayroon nga siyang voltahe. Pero ang totoo nun, sa loob naglulus, kaya siya nagkakaroon ng voltahe dahil sa tuwing dinidiin mo siya ng tester, nagkakontakt doon sa loob. So yun ang dahil lang bakit nagkakaroon siya ng voltahe. Kaya lang medyo mahirap ang troubleshoot guys, dahil pagka hinayaan mong ganun ang fuse na yun, iisipin mo na okay siya. Siguro yung ating isipan is hindi na alam kung saan pupunta, kung ano pang gagawin natin, dahil chinek nga natin okay yung fuse. So pagka talagang gusto mong gawin, i-check mo kung saan talaga siya yung fuse niya, bunutin mo yun. Yun ang pinaka main subject natin na problema, yung door lock, dahil doon lang naman nagmumula ang mga yan. At saka yung kanyang body control, hindi agad-agad masisira yan. At sa pag nasira man ang body guys, wala kang, hindi mo makita yung kanyang mirror na gumagana, natitiklop siya. Hindi mo makita ang gumagana yan. At saka yung kanyang mga ilaw, halimbawa headlight, hindi mo makita yung mga signal tulad ng mga hazards. Ayan guys. So hindi mo makita ang gumagana yan. So kaya lang iniisip natin na talagang yun na ating gagawin na trabaho, dahil yun talagang nakalaan sa atin. Kaya ginawa natin yung ganung problema. At saka yung pagto-troubleshoot, talagang pasensyahan talaga guys, dahil yung problema ay hindi mo agad makita yan. Talagang titingnan mo kung saan nagmula, anong problema, bakit ayaw gumana. Ganun guys ang mga pagta-troubleshoot. Yun ang mga, hindi ka dapat mag-surrender kung ano yung nakita mong problema. Kailangan labanan mo yun. At saka kailangan mong lutasin yung problema na yun. Kung bakit, iisipin mo kung ano, bakit ang dahilan. Ayaw gumana, ayaw mandar. Ganun ang mga talagang positive. So kailangan hanapin talagang dulo, hanapin ang problema kung paano nagsimula ang problema.
At saka guys, at hanggang dito na lang ang aking video, at sana ay mayroon kayong natutunan guys sa video ko na to. Ay, ito pala ay Lexus 2008 model E350. Napagana natin kayang door lock. So bye bye, hanggang dito na lang. At huwag niyong kalimutang i-share, i-like, at i-hit ang notification bell para pa sa video. Thank you for watching. Bye bye.